Ang pagkakaroon ng isang anak ay isang napakagandang regalo na masasabing kukumpleto sa buhay mag-asawa na magbibigay galak at positibong pananaw. Kasabay sa pagsilang ng anak ay masasabing isinilang din ng isang ina at ama na magsisilbing simula ng isang panibagong papel sa buhay, direksyon, pag-asa at pagkatao. Tunay nga na ang pagiging isang ina at pagiging isang ama ay magdudulot ng pagbabago sa sarili at sa buong pagkatao. Bagong silang na sanggol, buntis ng kambal. Parang isang linya ng kwento sa sci-fi o katang-isip batay sa imahinasyon at pag-unlad ng pang-agham upang teknolohiya at mga pagbabago sa lipunan at pangkapaligiran na madalas naglalarawan ng espasyo o paglalakbay sa oras at buhay. Ngunit ito ay talagang isang napakabihirang kondisyong medikal. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang babaeng Chino na naging bahagi ng 0.0002% ng mga sanggol na apektado ng isang kakaibang kondisyon na tumatagal ng ideya ng isang birhen na pagsilang. Noong taong 2010, sa Queen Elizabeth Hospital sa Hong Kong, may mag-asawa na labis ang kasiyahan dahil sa wakas, ilang minuto na lamang ay lalabas na at makikita na nila ang magiging anak nila na babae. Subalit, laking gulat ng mag-asawa at maging ng mga doktor nang maipanganak na ang sanggol dahil nakita nila na may kakaiba sa itsura ng bata dahil sa laki ng kanyang tiyan. Sinabi ng mga doktor na malaki ang pagitan ng kanyang kaliwang bato at atay na tila ba nagmumungkahi na ang bata ay may mga cyst. Ang mga mananaliksik ay hindi sigurado sa kanilang nalaman. Iminungkahi din nila na ang masa ay maaaring isang teratoma, isang tumor na may iba't ibang uri ng tisyo na karaniwang matatagpuan lamang sa mga kababaihan sa kanilang reproductive age. Hindi makapaniwala ang mga magulang ng bata. Nagtataka sila kung bakit sa murang edad pa lang nito ay magkaroon na ito ng malubhang karamdaman. Naghahalong emosyon na di mawari sa kaibuturan ng puso ng mag-asawa at naghahalong mga katanungan kung bakit, paano, bakit ba nangyari ito sa pinakamamahal nilang anak na musmus pa lamang ay may hinahambin ng problema. Batid nila na nahihirapan na rin ang kanilang anak sa kondisyon nito, kaya nagmamadaling gumawa ng mga pagsusuri ang mga doktor. Noo'y 3 linggo na ang sanggol at isang detalyadong ultrasound ang nagsiwalat ng mga masa na iyon na nagpapahiwatig na may 2 fetus na 8 hanggang 10 linggo na nasa tiyan pala ng sanggol, na ang isa nito ay may bigat na 9.3 grams at ang isa naman ay 14.2 grams. Ang bawat fetus ay mayroon ng gulugod, bituka, may buto na, may utak na rin, ribcage at pusod. Parehong maliliit na fetus ang natagpuan sa pagitan ng atay at isang bato, at ang bawat isa ay nakakabit sa isang pusod na nakalink sa isang malaplasenta na masa sa tiyan ng sanggol, hanggang sinabi na ng mga doktor na ang kakaibang kondisyon ng bata ay isang halimbawa ng isang napakabihirang abnormalidad na tinatawag na fetus in vitro, kung saan ang isang maliit na sanggol o mga fetus ay bubuo sa loob ng katawan. Hindi ito ganap na malinaw kung ano ang sanhi nito, ngunit pinaniniwalaan na magaganap ito sa halos isa sa bawat 500,000 na mga bagong silang. Halos gumuho ang mundo ng mag-asawa sa sinabi ng doktor. Labis na kalungkutan ang kanilang nadarama sa natuklasan hinggil sa kondisyon ng kanilang anak, ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Subalit, kahit paman ng World Health Organization ay ikinatigurya na ang mga fetus na lumalaki sa loob ng mga sanggol bilang mga buko lamang na kung saan ang kondisyong ito ay naiiba. Ang mga fetus ay walang kakayahang bumuo dahil sa kanilang hindi normal na sitwasyon. At malinaw naman na ang sanggol na batang babae ay hindi ito kayang iluwal. Pinaniniwalaan ang sanggol ay nagsimula bilang isang triplets, ngunit sa ilang kadahilanan ang 2 hindi nabuo na mga fetus ay sumisipsip lamang sa katawan ng natitirang anak, kaya nahulaan ng mga doktor na ang 2 maliliit na fetus ay talagang kapatid ng sanggol na babae. Ang mga kakaibang bagay ay nangyayari ng maaga sa maagang pagbubuntis na hindi namin maintindihan. Sabi ni Dr. Tryon Birch, isang dalubhasa sa panganganak at gynecologist sa Pittsburgh, ito
ay isa sa mga misteryong medikal, dagdag pa niya. Gayunpaman, ang batang babaeng ipinanganak na may kambal na mga fetus ay nagkaroon ng isang matagumpay na operasyon upang maalis ang mga masa. Kaya naman, laking pasalamat sa Panginoon ng mga magulang at pamilya dahil tsak nila na ang bata ay lalaking masigla, masiyahin at mabuhay ng normal kasama ang kanyang mga magulang. Talagang kakatuwa ang mga bagay na ito tulad na lamang ng kondisyon ng isang 18 taong gulang na lalaki na nanatili ang kanyang kambal sa kanyang katawan. Ang bata ay lumaki pa rin ng normal kahit na ang maliliit na fetus ay hindi napansin at naalis mula pagkasilang. Ngunit nakuha din ito sa pamamagitan ng operasyon noong taong 2011. Sa isang banda naman, may mga tao rin na may bihirang kondisyon na kung saan ang mga fetus na namamatay sa utero nila ay maaaring makalkula na magiging bato. Ang mga fetus na ito kung minsan ay tinatawag na stone babies o mga sanggol na bato na hindi palaging nahahalata hanggang sa paglipas ng mga taon. At noong taong 2014, isang 60 taong gulang na babae na bumisita sa kanyang doktor para lamang magpasuri at inirereklamo kasi nito ang parating pagsakit ng kanyang tiyan na imnungkahi na dapat naalisin ang stone baby na daladala niya ng halos 36 na taon.